Noong unang panahon, ang mga hayop ay nagkapagsasalita at nagkakaintindihan. Sila ay kakaibigan. Ang daigdig ay napakapayapa. At animoy, isang paraiso. Ang mga aso, pusa at daga ay mamabuting magkakaibigan. Sama-sama sila kumakain. Laging silang nagbibigayan at nagtutulungan sa kani-kanilang mga suliranin. Subalit, ang lahat ng ito ay nasira dahil lamang sa isang pangyayari. Isang araw, umuwi ng aso ay dalaw-dalaw buto para pagsaluhan nila ng kanyang mga kaibigan, puso at daga. Wala dun si puso at daga. Dahil naghahanap pa rin ang mga ito ng pagkain. Nakarinig ng ingay ang aso sa pintuan ng bahay. Nilipag ang aso ang buto at tumakbo sa labas upang tingnan kung ligtas ang kanyang amo. Sa oras na iyon ay dumating daga. Malungkot siya dahil wala siyang kunang ng nakuhang pagkain. Nakita niya ang buto, inyuha niya ito, at dinala sa bubong ng bahay. Mamayang gabi, may pagsasaluhan kami ng aking mga kaibigan, aso at pusa, bulong ng daga sa sarili. Pagbalik ng aso sa bahay, ay nagulat ito. Nakitang wala na ang iniwang buto. Dumating ng pusa na wala rin dalang pagkain. Nilungan niya ang aso sa paghahanap ng buto. Nakarating sila sa taas ng bahay hanggang sa kinaroonan ng daga. Nagulat ng aso at pusa, akala nila sadyang kinuha ng daga ang buto para masolo niya ito. Mabilis na lumapit ng pusa sa daga at pinagalitan na ito. At pinawalag ang daga, ngunit hindi rin siya pinakinggan ng pusa. Nag-away sila ng dalawa. Kaya ang buto ang nalaglag. Nasa luto ng aso at daling-daling tumakbo hanggang tumakbo sa likod ng bahay. Hintayin ako. Hintayin ko na lang sila dito. Ako sundo na rin sila. Masaya namin pagsasaluhan itong buto. Bulong ng asong humihingal dahil sa pagod at matagal-matagal din paghihintay sa pagdating dalawang kaibigan. Kinain na ng aso ang ikatlong bahagi ng buto. Itiniyara niya ang parte ng daga at ng pusa. Init pa ang ulo ng pusa dahil sa bali ng ito ay dumating sa kinaroroonan ng aso. Inabutan ang aso na kumakain ng mag-isa. Daw niyang inamin
Usa, inawat, ilang dalawat, ilang maghihiwalay, maghiwalay, ang aso at pusa. Tapwa, vitamin na galit, sa isa't isa. Yun na ang simula ng kanilang pagiging magkaaway. Magmula noon sa tuwing makikita ng aso, ang pusa ay nakahulan niya ito. Ang pusa naman ay di padadain. Laging siya sumasagot ang laban sa aso. At sa tuwing makikita ng pusa, ang daga ay hinahabol niya ito. Dahil naman sa takot, ang daga ay pumapasok sa isang